Hello guys! Ngayon, dito ako sa channel ni Fazar Food Village. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano ako magluluto ng sari-saring gulay. Katulad nito, ito po siya ay upo. At saka ito, red chili. Hindi naman mahanghang. At saka ito naman siya, yun ang sinasabi nilang green onion. Ito naman siya, yun ang tinatawag nila sa Arabic na kusa. Ito naman siya, yung kalabasa. At saka ipakita ko sa inyo kung paano ko ito gigisahin at paano, anong ilalagay ko. Uunahin ko itong garlic, ito siya onion, at saka ito siya sa Pilipinas. Tawag nito sa amin ay salay, tanglad. Ito naman siya ay green chili na mahanghang. At saka kung ano man, may ilalagay akong kangkong. Ito ang kangkong na ihalo ko sa aking sari-saring big table. Yan, kung paano ko lulutuhin, ipapikikita ko sa inyo. At saka mayroon akong yung dato puti na sabi niya soy dato puti. At saka ito naman siya ay ito yung indomina para pangkulay lang niya. At saka pangpalasa rin ito siya. Ngayon po ay pakita ko sa inyo kung paano ako magluluto ng Philippine Big Table. Gulay nga, ika nga'y gulay. Ito na siya, lalagyan ko ng konting mantika. Hindi naman, depende sa inyo kung paano ninyo lalagyan ang mantika. Pero dahil sa ako sa bahay lang, ganito lang siya kadami. Kunti lang, ika nga'y kunti lang daw. Okay, uunahin ko ang tanglad. Pagkatapos, ito na siya. Pagkatapos yan, ngayon, nilalagyan ko siya ng isa lang na Maggi cube. May nilalagay akong isang Maggi cube para siya malinamnam at masarap. Tapos, lalagyan ko siya na, ilalagay ko na itong itong kalabasa. Okay, tapos guys, lagyan ko siya ng kunti lang na tubig para hindi siya tumidikit yung ano ko. Tapos niyan, ilalagay ko ang mga ng kangkong. Ito siya ang ng kangkong. Ano ba ito? Itong katawan ng kangkong. Saka masarap din naman yan. Okay. Okay guys. Tapos ngayon ilalagay ko ang upo. Sinadya ko talagang malaki ang upo kasi ayaw ko yung durog. Ayaw ko durog ang upo. Kaya, ngayon. Okay guys, after 10 minutes, ganyan, luto na yan. Okay, 10 minutes siya, luto na yan. Ngayon, dahil sa medyo lumamot-lamot na yung ng kangkong, ilalagay ko na naman ang itong sinasabi nilang parang kalabasa din na mahahaba. Sinasabi sa Arabic pa yon ay kusa.
Push up. At saka ilagay ko na rin itong red chili. Pero hindi siya mahanghang, guys. Ha? Ano lang siya. At ilalagay ko na rin itong green onion. At saka ilalagay ko na rin itong green chili. Yan ang mahanghang na green chili. Tapos guys, lagyan ko na siya ng kunting paminta. Black pepper. Kunti lang siya para magiging masarap. At lagyan ko siya ng kunting asin. Kunti lang ang asin ha. Alam niyo kung paano kayo mag-aasin. Kayo lang bahala maglagay ng asin kung sa inyong kakain niyo. Kayong kumakain. At saka kunting ano rin, panglasa. Yes. At saka lagyan ko na rin ng kunting sweet sauce. Ito siya. Okay. Ngayon, i-mix ko na siya at ipakita ko sa inyo kung paano i-mix. Madali lang talaga ang Philippine mixed big stew. Ngayon, last ko nang ilalagay ang dahon ng kangkong para hindi siya lata. Ngayon guys, imimix ko siya para bumaba yung kangkong. Ang sa ilalim, ilalagay ko sa taas para siya, kasi medyo marami, di ba? Kasi it's not only one family, too much. Marami kami sa bahay kumakain, kaya marami rin kami gugulayin. Okay guys, ngayon titingnan natin ang sari-saring big stew bowl with kangkong. Ngayon, okay na siya, di ba? Ngayon, guys, gisaut na tayo. Okay guys, ito na yung niluluto kong sari-saring big stew bowl with kangkong. Please subscribe to my channel. Please subscribe to our channel and share and like. Bye!